Welcome sa aking routine channel. Isang kwento ng pag-ibig ang magbibigay na naman ng inspirasyon sa atin. Ito po ay kwento ng isang dalagang katulong na umibig sa kanyang binatang amo. Matutugunan kaya ang pag-ibig niya? At ano kayang mga hadlang ang haharapin niya? Kung interesado po kayo, samahan niyo po ako sa pag-alam ng buong pangyayari. Uy, habol na naman ang tingin si Sir. Aileen, ang lagkit na naman ang tingin sa'yo ni Sir. Kanina, bago umalis, may namamagitan na ba sa inyong dalawa? Ikaw ha, ang galing mong pumili. Sabi ng katrabaho niyang si Mina. Umayos ka nga, Mina. Baka marinig ka ni Madam. Baka mamaya pagalitan pa ako. Dahil sa mali mong hinala sa amin ng anak niya, pagpapatigil ng dalaga. Anong mali? Eh, halatang halata naman na may gusto sa'yo si Sir. At ikaw, halatang halata din na patay ka sa kagwapuhan ni Sir. Ngiting-ngiting sabi ng katrabaho niya. Sige na nga, hindi ko na talaga maililihim ang nararamdaman ko. Oo, nahuhulog na talaga ang loob ko kay Sir. Di lang kasi siya gwapo, ang bait na at ang sipag pa. Kaso Mina, hindi naman ako umaasa na mapapansin at mamahalin ako ni Sir. Hello, langit at lupa kaya ang agwat namin. Ang gaganda pati ng mga babaeng nakapaligid sa kanya sa trabaho. Tugon niya kay Mina habang inaalala ang mga litratong nakita niya sa silid nito na may kasamang magagandang babae. Eh paano kung gusto ka niya talaga? Hindi masaya ang one-sided love. Panunukso uli nito na bahagya namang ikinainis ni Aileen. Ano ka ba? Tumigil ka nga. Napaka-imposible. Masaya na ako na palagi ko siyang nakikita at nakakasama. Okay na yun. Kaya please lang, tigilan mo na ang panunukso sa akin. Uy, pikon! Sige na nga, bye-bye! At itinuloy na ang kanyang ginagawa. Mula 15 years old ay kasambahay na si Aileen sa mansyon kasama ang kanyang ina sa paninilbihan sa milyonaryong ginang at sa nag-iisang anak nito na si Michael. Mula nang unang nakita niya ang binata ay nahulog na ang loob niya rito at sa kinatagilan ay lilim na niya itong minahal. Bukod sa kanyang pamilya, ang binatang ito ang kanyang ginawang inspirasyon upang magpatuloy sa paninilbihan nito. Makita lang niya ang kagwapuhan nito ay tila ba nawawala na ang kanyang pagod at napapalitan na ito ng kilig. Halos 10 taon na siyang naninilbihan dito. Pinahinto na niya ang kanyang ina dahil sa iniinda nitong sakit sa baga. Mahirap man ang trabaho dahil halos gabi na ang pahinga niya sa paglilinis ng mansyon kasama ang iba pang kasambahay ay nagtitiis pa rin siya para may pagamot ang ina. Lalo naman siyang naging inspirado sa pagtatrabaho dahil napansin niya na parang may gusto rin sa kanya ang binatang amo. Ngunit dahil langit at lupa ang agwat nila, ay pilit niyang inaalis sa kanyang isipan ang tila pananaginip niya ng gising na parang magkakagusto na ito sa kanya. Bakit ba ako umaasa na magkakagusto sa akin si Sir Michael? Sino ba ang magkakagusto sa katulong na gaya ko? Sa teleserye lang nangyayari ang pinapangarap ko. Gumising ka nga, Aileen, sa kahibangan mo. Masiyahan ka na sa lihim na pagmamahal mo. Sabay tapik sa kanyang mukha na tila ginigising ang sarili.
Kaya naman kahit parang kinikilig sa sinabi ng katrabaho ay inalis niya sa isip ang kalokohang iyon at patuloy na lang nagtrabaho sa mansyon. Pero habang naghihinis siya sa kwarto ng amo niyang babae, nabigla siya sa sinabi nito sa kanya. "Naginig, gusto ka raw sa anak ko, Aileen? Totoo ba yun?" Bigla siyang kinabahan sa narinig. Hindi niya alam ang sasabihin. "Silent means yes? Sabi ko na eh. Tama ako ano. Mabuti naman kung ganoon. Dahil gusto ka rin ng anak ko. Torpe lang yun at masyadong busy sa trabaho." Nakangiting sabi nito. Dahilan upang labis siyang mabigla. "Ah, ano pong sabi nyo? Nagbibiro po ba kayo? Ako po, magugustuhan ni sir. Payag ka po." Dire-diretso niyang tanong. Dahilan upang lalo itong mapangiti. "Alam mo, napakaganda mo. Maganda ka na sa panlabas. Maganda ka pa rin sa panloob. Masipag ka at responsable. Kaya hindi na ako magtataka nang sabihin sa akin ng anak ko na gusto ka niya. At kung akala mo pipigilan ko kayo dahil sa magkaibang estado niya sa buhay, nagkakamali ka. Sobra-sobra na ang pera namin. Ang kailangan namin ay yung taong magmamahal sa amin ng totoo. At kayo iyon ang nanay mo na tapat sa amin." Sambit nito na labis na ikinataba ng puso ni Aileen. Dahilan para mapangiti na siya at makahinga ng maluwag. Maya-maya ay dumating na nga ang binatang amo na may dalang tsokolate at rosas at iniabot ito sa kanya. "Mukhang naunahan ako ni Mami sa pagsasabi ah. Pero tatanungin pa rin kita. Pwede ba kitang ligawan?" Halos hindi siya makapagsalita sa sobrang kilig. At tumango-tango lang siya saka tinanggap ang chocolate and roses na ibinibigay nito. "Hindi bagay sa'yo na magbitbit ng walis at tambo. Ang gusto ko sana ay apelyedo ko ang bitbitin mo. Balang araw," dagdag nito, dahilan para lalo siyang kiligin. Pati ang amo niyang babae ay kinikilig na rin. At doon na nga nagsimula ang malateletseryo nilang pagmamahalan. Tumanas man siya ng pang-aalipusta sa mga kakilala ni Michael dahil sa estado niya sa buhay, laging nandyan si Michael sa tabi niya para ipagtanggol siya. At sa kinatagalan, nag-alok na nga ng kasal si Michael at tinanggap naman ito ni Aileen ng buong kagalakan. Sa kwento po ng buhay ni Aileen at Michael, makikita po natin na sa pagmamahalan, hindi hadlang ang estado sa buhay. At hindi lahat ng mayayaman ay minamaliit ang mahihirap. Gusto po nila ay ang tunay na pagmamahal. Kung nagustuhan niyo po ang kwento na ibinahagi ko ngayon, ay pakilike at ilagay niyo rin po ang comment niyo sa baba. Pakishare niyo rin po sa mga kakilala niyo. At kung di ka pa nakasusubscribe, ay mag-subscribe ka na. Muli po, maraming salamat sa mga tao na walang sawang sumusuporta sa aking munting channel.